Itong video na ito ay part 2 sa nakaraang video. So, if di mo napanood yun, please watch it as well. Sabi ko nga sa nakaraang video, nabasahin nyo ang Rich Dad Poor Dad ng buo para mas marami kayong mapulot na aral. So, may link dito sa baba ng video ng Rich Dad Poor Dad ebook. At kung di kayo palabasa, meron din naman tayong free trial sign up sa Audible para papakinggan nyo na lang ang isang libro. At may free itong 2 audiobooks upon sign up. Okay, let's go! Number 1, financial literacy ang kailangan mo. Bata pa lang tayo, ang mga magulang na natin ang unang magtuturo sa atin tungkol sa pera. Tuturuan nila tayo kung paano mag-ipon o na huwag gumastos sa mga bagay-bagay. Minsan, naituturo din ang ganitong bagay sa school. Pero kadalasan, matututunan mo ito ng ikaw mismo. Pwede mo itong aralin ng kusa o matutunan mo dahil sa experience. Ito ang isa sa mga paborito kong quote sa libro. It's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you, and how many generations you keep it for. Tandaan nyo yan. So, ibig sabihin lang, hindi naman talaga nasusukat sa laki ng sahod upang masabi na yayaman ka na. Ngunit kung ilan ang naitatabi mo at nagagamit mo para lumaki pa ang pera mo. Oo, importante na malaki ang sahod para mas malaki ang mga ipon o ang magamit sa investments. Pero most of the time, kapag lumaki ang sahod ng isang tao, let's say 50k na ang sahod mo, so nag-iiba rin ang iyong lifestyle. Kumbaga, tumataas din. So kung dati, nagbabaon ka lang ng ulam sa trabaho, ngayon, nang tumas ang sahod mo, lagi ka nang nasa fast food or sa mga restaurants. Ngayong araw, lunch mo ay sa Jollibee. Sa payday naman, sa Vikings ka kakain. Noon, okay ka na sa 3-in-1 na kape. Ngayon, Starbucks ka na everyday. Ouch! Ang sakit, Mang Johnny! Kaya, kailangan mo talaga ng financial literacy. Kung meron ka nito, maiintindihan mo na hindi mo kailangan na i-adjust din ang lifestyle mo dahil tumaas ang sahod mo. Ang mga mayayaman mag-isip kapag nag-increase ang sahod ay ilalagay sa assets ito. O yung mga bagay na nagbibigay pa sa iyo ng pera like businesses or investments. Kaya ba pansinin nyo ang mga nanalo sa loto? Karamihan sa kanila bumabalik sa hirap kasi hindi nila kayang hawakan ang malaking pera. Wala silang financial literacy. May mga atleta na after ng karir ay bumabalik sa hirap kasi wala silang financial literacy. So sinabi rin sa quote yung generations o yung mga susunod mong salinlahi. Kapag ba nag-retire ka sa posisyon mong supervisor sa company A, maipamamana mo ba ito sa anak mo? Hindi. Kahit pa sumasahod ka ng 100k, hindi mo maipapamana sa anak mo yung sahod mo at posisyon mo. Tingnan mo si Henry C. at Gokong Wei. Kahit pumanaw na sila, naipamana nila sa mga anak nila ang kanilang negosyo. At yan ay financial literacy. Sino bang mag-aakala na ang ABS-CBN na isang higanting kumpanya na ilang dekada nang tumatakbo ay maaaring magsara? At kung ikaw ay empleyado nito at ito lang ang source of income mo, nanganganib kang mawalan ng pagkakakitaan. Kung meron kang financial literacy, alam mo na hindi sapat ang isang source of income. Kailangan mo ng iba pa na magbibigay sa iyo ng pera bukod sa trabaho mo. Ang mga bagay na ito ang malalaman mo kung financial literate ka. So paano ba ako magiging financial literate? Madali lang yan. Magbasa ka ng mga libro na may kinalaman sa finances, businesses, money at iba pa. Makinig ka sa mga audiobooks. Manood ka ng mga video na magtuturo sa'yo about money. Or umattend ka sa mga seminars. In short, gagawan mo ng paraan dahil financial literacy ang magpapayaman sa'yo. Number 2, gumawa ka ng pera. Teka, Mang Johnny, gumawa ng pera? Paano ako gagawa ng pera? Eh hindi naman ako bangko. Tsaka, bawal gumawa ng sarili mong pera. Oo, tama ka.
di ka naman talaga bangko, pero pwede kang gumawa ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay, kagaya ng isang negosyo, imbensyon, investments, or pwede ring skills mo na pwede mong pagkakitaan. Marami kasing tao sa mundo na nag-aantay lang na dumating sa kanila ang opportunity o ang break sa buhay. Pero hanggang kailan ka ba maghihintay? Darating pa ba yun? Kaya sa libro na ito, ipinaliwanag na ang mga tao ang dapat gumagawa ng opportunity o sila ang dapat gumagawa ng kapalaran nila. Ikaw ang gagawa ng swerte mo sa buhay at hindi ang boss mo o ang ibang tao. Ang mayayaman mag-isip ay ang mga taong gumagawa ng pagkakitaan o ng pera o yung mga creators kagaya ni Henry C. na may SM o si Tony Tan Kakchong na may Jollibee, si Steve Jobs ay sa Apple, si Jeff Bezos sa Amazon. Lahat na banggit ko ay gumagawa ng pera. Yung may-ari ng Company A na pinapasukan mo ay gumagawa ng pera. Pero ikaw na empleyado sa Company A ay nagtatrabaho para sa pera. Kapag gumawa ako ng libro at bala ko ito ibenta, sa pagsusulat ko pa lang ng libro ay gumagawa na ako ng pera. Sa pagbili ko ng produkto sa halagang 100 pesos at sa pagbenta ko dito ng 300 pesos ay nakagawa na ako ng pera. Karamihan kasi ng tao kapag sinabing paano gumawa ng pera, ang gagawin nila ay mag-OT na lang sa trabaho, imbis na tumingin pa ng ibang options na maaring makatulong upang gumawa pa ng pera. Yung iba naman ay magtatabi ng ilang pera sa bangko na mababa lang naman ang returns. Kasi kung iisipin mo, ang tubo kada taon ay halos wala pang 1%. Imbis na ilagay ito sa ibang investments na mas mataas ang tubo o kita. Tapos meron pang inflation rate at mga tax na mas lalong magpapahirap sa mga ganitong gawain. Sa inflation rate na lang, kung ang 100 pesos mo 20 years ago ay nakakabili ng 20 piraso ng Milo sa Shea, ngayon, 2020, baka umabot na lang ito ng 16 na piraso. Tingnan nyo itong graph na ito sa kape. Kada taon ay nawawala ng halaga ang pera mo at tumataas pa ang halaga ng mga bilihin. Kaya kung hindi ka gagawa ng pera, mapag-iiwanan ka. If new viewer ka, please subscribe. Thank you. So bago tayo mag-proceed sa ating last number, ay iniimbita ko kayo na mag-subscribe sa ating second channel na nasa baba ang link na magdi-discuss about other stuff like conspiracies, facts, opinions at iba pa na walang kinalaman sa pera, motivation at iba pa. Dahil marami rin nagtatanong about other topics, kaso ayoko naman na maging magulo yung main channel natin. So dito ko sa second channel na lang ilalagay yung mga yun. Doon na rin ako siguro mag-a-announce sa mga winners, sa giveaways at sa mga shoutouts. So yun. Thanks! Number 3, lagpasan mo ang mga pagsubok. Maraming tao sa mundo ang nawawalan ng pag-asa kapag dumating na ang mga pagsubok sa buhay. Na kapag nagkamali o bumagsak na sila sa isang bagay ay para bang katapusan na ng mundo. Pero kung hindi ka babangon sa mga pagkakamali na ito, panigurado ako na hindi ka magtatagumpay kailanman. Sabi nga ni Robert Kiyosaki ay may limang katangian daw ang isang tao na pipigil sa pagyaman nito. Una ay takot, pagiging negatibo, katamaran, bad habits, at pagiging arrogante. So kahit financial literate ka pa, pero tinataglay mo ang limang katangian na ito, maaaring maghirap ka pa rin. Maraming tao na takot. Takot mawala ng pera, takot malugi, takot matalo. In short, takot mawalan ng isang bagay. Pero huwag mong hahayaan na ang takot na ito ang magpatigil sa'yo sa pag-abot ng yaman na para sa'yo o ng pag-abot sa pangarap at sa tagumpay. Marami kasi sa atin ay play not to lose, imbis na play to win. Magkaiba yung dalawa na yan. Kung negatibo ka naman, mahihirapan ka rin na maabot ang mga pangarap mo. Sa pagiging negatibo mo at laging pagdududa, mahihirapan ka na gawin ang isang bagay kapag kumatok na ito sa iyong pintuan. Hindi ka kikilos at mawawalan ka ng motivation na gawin ito. Imbis kasi na pag-aralan mo muna ang isang bagay, halimbawa ang stock market, ay nauuna na ang pagdududa mo at pagiging negatibo dito.
kaya lalong nagsasara sa iyo ang mga oportunidad. May mga tao din na puro what if. What if dun kaya ako nagtrabaho sa company A, imbis sa company B? What if ganto? What if ganyan? Sabi nga ni Gary V, there's no perfect decision. There's just life. So tigilan natin ang pagkukumpara at pagsabi ng mga what if dahil di mo na kailangan pa na mag-overthink sa mga bagay-bagay. Mas maganda, gawin mo na lang. Kung tamad ka, panigurado wala ka talagang ma-achieve. Minsan sasabihin mo, busy ako. Pero sa totoo lang, tinatamad ka lang gawin yung isang bagay. Kaya maganda na magkaroon ka ng self-motivation na gawin ang isang bagay para maiwasan mo ang mga mamayana habits mo. Sa pagpatuloy mo naman ng pagkakaroon ng bad habits, let's say mahilig kang pumarty or magpainom sa mga tao, sure bull na mawawalan ka ng pera kung hindi mo unti-unting babaguhin ang mga habits na ganito. Kung arrogante ka naman, feeling mo sobrang galing mo na at parabang alam mo na ang lahat. Pero in reality, mas malaki ang kapalit nito dahil ayaw mo nang matuto at paano na lang kung may dumating sa'yo na opportunity at ayaw mo naman itong pakinggan o pag-aralan. In summary, itong tatlong aral pa sa Rich Dad, Poor Dad. Number 1, financial literacy ay kailangan mo. Number 2, gumawa ka ng pera. Number 3, lagpasan mo ang mga pagsubok.